mga katanungan, sasagutin mga alalahanin, lilinawin ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasip. Sagot kita at napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5, 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page, of course, ng True FM. Please do follow us on Facebook. And today, araw po tayo ng Martes. Kamusta po? Sobrang init ang panahon, ano, mga kapatid. Kaya easy-easy lang po tayo. Siguraduhin nyo lagi kayong may mga bit-bit na tubig, ha? Alam naman po natin, pinapaalalahanan na tayo ng ating pamahalaan na mag-ingat po tayo sa heat exhaustion na pwedeng mauwi sa heat stroke, lalo na po yung ating mga elderly. Well, samahan niyo po kami hanggang alas 5 po tayo ng hapon. At Serbisyo Publiko po muli ang ibibigay namin sa inyo. Usapang utang o loan pa rin tayo. Diba kahapon kasama po natin ang Pag-ibig at pinag-usapan natin yung kanilang multipurpose loan. Well, ngayon naman po ang ating mga kasama ay ang SSS. Ayan, Social Security System. May iba't ibang loan program po na pwedeng ma-avail sa SSS. Eh pero kayo po ba'y naghuhulog? Active member po ba kayo ng SSS? Tignan nyo nga po, siguraduhin nyo na yung inyong mga employer din ay regular na nakakapag-remit po sa kanila. Kasi baka mamaya by the time na mawala kayo dun sa kumpanya or kayo po ay retiro na, no? Kulang-kulang pala yung inyong mga hulog. Sayang naman po yung inyong makukuha. Poproblemahin nyo pa imbis na masaya na kayong matatanggap yung inyong retirement. Well, kasama din po sa ino-offer nilang loan, yung condonation program or consoloan. Ito po, mga kapatid, ha, baka po kayo'y may existing na loans na overdue na, na antagal na, nahinto nyo ng bayaran po ito. Abay, makaka-apekto po yan pagdating ng inyong pagre-retiro. So maganda pong asikasuhin nyo yan. So mamaya, magkakausap natin sila, ano ba ang pwedeng gawin noong mga hindi po nakapagbayad ng regular? May existing loans pa pero sobra-sobra na yung overdue nito. May pag-asa pa ba? Magkano bang penalty? Pwede bang i-waive na yung penalty? Ilan lamang po yan sa ating mga itatanong sa ating guest mula sa SSS. Nakatakda na rin pong maging available ang SSS Calamity Loan sa mga kapatid po nating OFWs. Magandang balita rin po yan. Yan ay matapos nga pong yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang Taiwan noong April 3. Himayin po natin yan kasama ang ating guest mula sa SSS maya-maya lamang. At makakausap din po natin ang Department of Migrant Workers sa usaping OFW. Kumustahin po natin yung ating mga kapatid, lalo na po't nakapagtala na naman ang bago pong pagyanig sa Taiwan. Tama ba ayan this morning sa lakas po na magnitude 6? So malakas-lakas pa po yan. Kumustahin din po natin yung lagay po ng tatlong kababayan natin na nasawi doon po sa Dubai because yung pong biglaang pagbaha po sa Dubai. Ilan lamang po yan sa kukumustahin natin mamaya mula po sa Department of Migrant Workers. Well, at this point, simulan na po natin ang ating discussion, ang ating question of the day. Balak nyo ba o gusto nyo bang mag-loan sa SSS at bakit? Or may existing loans po ba kayo? Anong assistance ang inyong kailangan? Maaari nyo po yung i-share sa amin, i-post lamang po sa live stream or pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674 at diretso po namin kayong idudulog. Ano po? Sa ating guest mula po sa SSS. At this point, magkakasama na po natin via StreamYard si Sir Fernan Nicolas. Siya po ang Vice President ng SSS NCR North Division. Magandang hapon po sa inyo, Sir! Magandang hapon, Ma'am Cheryl, at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Salamat po sa inyong oras. Naku, marami pong magiging interesado kasi pag-usapan natin ay loan.
mga iba't ibang, alam nyo naman ang panahon ngayon, madalas nagigipit po ang ating mga kababayan. Ano po? So review muna tayo, sir. Ano-anong loan programs po ba ang pwedeng ma-avail ng mga active members, so mga miyembro po ng SSS? Okay, tama po. Yung ating mga loan windows po ay available para sa ating mga active paying members. So ibig sabihin, yung mga currently paying members ngayon, pwede po mag-avail ng ating una yung salary loan na kung saan ang maximum amount loanable amount po ay 40,000. And pwede rin po tayong mag-avail ng yung mga nagpapaaral, yung mga may anak na nag-aaral or yung miyembro mismo nag-aaral, yung mga single members natin, nag-aaral yung mga kapatid, pwede po mag-avail ng educational loan. So ang loanable amount naman po sa educational loan is 20,000 per semester, pero depende po iyan sa certification ng school na isusumiti sa SSS. Mm-hmm. So maraming klaseng loan po ito. Pinadali na po ba natin ang pag-a-avail ng loan ng mga miyembro, sir? Yes, ma'am. Ang una po, ang hindi na kayo kailangan pumunta sa SSS, yan po ay ma-avail sa ating my.sss facility. So ibig sabihin, ang miyembro, kung siya po ay naka-enroll yung account niya doon sa ating my.sss, doon na po siya mag-a-avail ng, doon na po mag-a-apply ng salary loans. Hindi na katulad noon dati na kailangan mag-fill up ng application, papipill up sa employer at saka ibabalik pa sa SSS. Ngayon po, simple lang, sa ilang pindot lamang, sa ilang click lamang, ay makakapag-loan na tayo, makapag-file na tayo ng application for salary loan. Okay. Yung pong salary loan, or depende po ba yan sa uri ng loan, gaano po yan kabilis marirelease? Kasi kahapon po kasama namin ang Pag-IBIG. Meron po silang tinatawag na multipurpose loan. In 2 to 3 days, marirelease na po ito. Ang SSS, I'm sure, hindi naman po magpapahuli, sir. Ma'am, kaya po namin ng 24 hours. Ito po yung pinakamabilis. One day a pair. Meron po kami 2 days. Depende po sa application eh. Meron po kasi kami tinatawag na cut-off na period. Pagka nakasama po kayo, halimbawa, nag-cut-off kami ng 12 o'clock ngayon, kasama kayo sa mga na-approban ng SSS ng 12 o'clock, nag-apply kayo ng 8 o'clock, na-approban ng employer ninyo ng before 12 o'clock, the following day po, credited na sa account yung inyong loan proceeds. So, mabilis lang po, pinakamatagal na dito yung 2 days. Ah, ganun pala yung Sir Fernand, kailangan i-double check muna with the employer. Apo, ganito po, kasi kailangan mag-apply si miyembro, tapos po yung application form na yan, papadala namin doon sa account ng employer kung ino-authorize niya. Pagka po ino-authorize niya at na-approve niyan yan, before 12 o'clock, gaya ng sample ko kakangina, nag-apply ng 8 o'clock si member, pinadala din po namin real-time doon sa employer. Tapos si employer, na-approve niya before 12 o'clock, na isubmit sa SSS, yan po ay magkakaroon po iyan ng settlement the following day. So, ang miyembro, kailangan may naka-enroll na savings account or any disbursement account doon sa kanyang my.sss. The following day po, i-credit na namin yung loan proceeds. So, kaya kina-count namin less than 24 hours, kaya eh. Pero yun po yung aming service level agreement na one day, dapat na i-release namin, pero the most na is 2 days. Ganun kabilis. Ito po, nabanggit ko na kahapon, na maganda po na ganito na kabilis sa pag-release po ng loan yung ating mga members, whether Pag-IBIG or SSS nga po sila maglo-loan. Pwedeng labanan, panlaban doon sa mga, sabi ko nga, yung mga lending app na katataas ng mga, yes, ng mga interest. Kasi ang bilis, yes, din po nila mag-release. Pero ito po, maganda po itong ganitong, napapabilis na natin yung ganitong serbisyo para sa ating mga miyembro. Paano naman kami, Sir Fernand, kagaya ko, voluntary member? Anong loan ang pwede sa akin? Ganun din po. Pwede po kayo mag-salary loan, pwede po kayo mag-educational loan. As long as na-actively paying member. And also, mas mabilis po ito kasi walang dadaan ng employer. So, ibig sabihin kayo, pagka nag-apply po kayo, before 12 o'clock, the following day, credited yung inyong loan proceeds doon sa account. Kaya po, mahigpit na bili namin sa mga miyembro na kailangan palaging active yung inyong savings account or yung disbursement account ninyo sa my.sss. Pagkat kung halimbawa nag-file kayo ng salary loan or any benefit claims, madali po namin ma-credit. Pakatandaan po natin sa SSS ngayon, hindi na po kami nag-i-issue ng cheque. Medyo mabagal po kasi pagka-cheque, mas madali po kung online crediting ang ginagawa ng SSS. Oo nga naman.
Okay. Eh, pagdating naman po, sir, doon sa mga may existing loan na, anong mangyayari kung halimbawa po nag-loan siya pero hindi nakapagbayad? Kailan masasabing past due na po ang loan? Opo, yun po yung nagiging karaniwang problema na ating mga miyembro na kung saan nga medyo nahihirapan sila sa pagbabayad ng kanilang mga existing loans sa SSS. So makukonsider po natin fast due loan na siya kung sakaling hindi siya nakapagbayad ng 3 buwan. So pagka po 3 buwan na tayong pumapalya sa pagbabayad, yung pong accounting nyo ay isinasama na natin doon sa mga list of active past due loans. So medyo ang tag po namin sa inyo is delinquent borrower na po kayo. Okay. Gaano, kamusta po? Madami ba tayong miyembro na ilang porsyento ng ating members ang nag-a-avail po ng loan at ilang porsyento doon sa nag-avail ng loan ang pumapalya po sa pagbabayad? Ma'am, kung masasabi po natin talaga na ito ang pinakamabiling produkto ng SSS, yung salary loans, araw-araw po yan, napakadaming application loan na pumapasok. Pero itong mga nakakaraan taon, nagbigay na rin po tayo ng mga condonation program, condonation penalty program. So marami na po kaming nakolekta, almost 50% po yata ng mga may utang ay nakapagbayad na. Pero ini-extend po natin itong condonation penalty program para nga sakaling yung ating mga miyembro maging updated. Ngayon po, marami pa rin na nagbabayad. Pero gaya na nga ng sabi ko, hindi na katulad ng mga nakakaraan taon na napakarami po, napakalaki po ng porsyento hindi nakapagbayad. Nagdaan po kasi yung pandemya, Sir Fernand. Opo, yung pandemya. Opo. Mm-hmm. Kaya nga po, in-extend pa rin ang SSS yan eh. Kasi alam po natin na hanggang ngayon, nandyan pa rin yung epekto. Kaya tulungan natin yung mga miyembro na maging updated at na makautang uli sila sa SSS kung may pangangailangan man. Ano po ang balik nun epekto po sa sa mga hulog or contribution po ng isang SSS member pag pinabayaan niya yung kanyang utang? Ma'am, kasi ang pagka po pinabayaan natin hindi tayo nagiging regular sa pagbabayad, meron po kasing penalty na ipinapataw ang SSS, 1% per month. So medyo malaki-laki po yun. Tapos kung sakali pong magpapile siya ng claim ng disability o kaya ng retirement o kaya ng eventually yung death claim po, lahat po ng utang niya sa SSS ay babawasin natin doon sa proceeds ng kanyang mga benefit claims. Kaya po medyo naapektuhan. Like for example, ma'am, may mga cases kami. Meron tayong mga retirement pensioners na halos hindi muna tatanggap ng pension kasi kailangan natin bawiin muna yung total accumulated penalties plus the principal and interest doon sa kanyang existing salary loan. Kaya medyo po lumalaki. Kaya sinasabi nga po namin, sana bago kayo magretiro, ma-update yung accounts ninyo para pagdating po ng 60 years old, regular ninyong matatanggap yung buwan ng pension. Kasi kailangan po natin bawiin talaga yung salary loan dahil magiging unfair naman ito doon sa iba na regular na nagbabayad at hindi rin nagpapile ng loan sa SSS. Ang masakit noon, baka wala nang matira because sa tagal ng penalty. Kaya asikasuhin nyo po. Yung iba kasi natatakot. Okay, Sir Fernand, dito pumapasok yung tinatawag nyo na CONSO loan or Consolidated Loan Program. Pakipaliwanag nga po ito. Tama po, meron po tayong tinatawag ngayon na CONSO loan or Consolidated Loan Program. Ito po ay pagbibigay nga ng condonation, ibig sabihin pagka-condonation, babawasin po natin yung penalties basta mabayaran nyo lang po yung principal and interest. So ito po ay ongoing ngayon. Ito po isang affordable payment scheme na may conditional condonation ng penalties o pagbabawas ng tinatawag nating multa. Dahil nga po sabi ko kanina, kapag hindi kayo nakabayad ng 1 buwan o 3 buwan, kada buwan po may pinapatong kaming 1% penalty. For example, ma'am, mga 5 years na yung loan, so medyo malaki-laki na po yun. Pagka nag-avail po tayo ng Consolidated Loan Program, babawasin po natin yung penalties at iyan po ay i-recompute natin. Depende po sa magiging mode of payment ninyo na pwede nga iyang one-time payment or pwede installment. So iyan po yung kagandahan na sinasabi natin na magiging updated plus makakaroon pa kayo ng diskwentro sa SSS. Okay. So, pwede pong matanggal yung penalties, Sir Fernand. Sino-sino pwede yung po pwedeng mag-avail po ng programang ito? Pwede pong mag-avail yung mga may utang po na miyembro sa salary loan. Meron po tayong inilunsa dati yung Salary Loan Early Renewal Program, yung SLRP.
kung pong may mga balansi pa kayo dyan, pwede po natin i-avail dito. Yung pong calamity loan, di ba? Tuwing kalamidad po, nagbibigay tayo ng calamity loan. So marami rin pong hindi nakakabayad. Pwede po nilang i-avail yan. And yung emergency loan dati, hanggang ngayon po, napakadami pa rin hindi nagbabayad. Plus yung mga dati po nag-file ng condonation na hindi naman natapos yung condonation nila, yung restructured loan namin tinatawag, pwede po sila mag-avail. So ito po yung purpose ng ating programa. Lahat po ng mga loans ng miyembro, yung short-term loans, ay ipunin po natin sa isang account at kukumpitin po natin ang dapat nilang bayaran. So ang purpose nga po nito is para maprotektahan yung mga benepisyo nyo in the future. Dahil sabi ko nga kanina, once po na meron tayong balanse, babawasin po natin yan sa final benefits or any benefit claims na ipapail ng isang miyembro. So para maiwasan po yung mga may utang na nabanggit ko ngayon, salary loans, LERP, calamity loan, emergency loan, restructured loan, mag-avail po tayo ng console loan na tinatawag upang maprotektahan yung mga benepisyo natin at maiwasan yung pag-accumulate ng penalties. So lahat ng klaseng loan yan, applicable po yan. Kung anuman klaseng loan mayroon po kayo sa SSS, pwede po kayo mag-avail nito. Basta ilang buwan po na na-miss na yung ano, yung kanilang pagbabayad? 3 months po pagka na-consider na kayong past due loan or yung delinquente na nga po, yung classification natin sa SSS, pwede na po kayong mag-avail ng ating console loan. Okay. So paano, sabi niyo nga po, you're offering a good scheme ano para hindi rin mabigat sa ating mga kapatid. Ano-ano po ba ito para magka-idea po sila? Okay po. Meron po tayong tinatawag na one-time payment at meron tayong installment. Okay. Pero pagka po mas mababa sa 5,000 yung amount due is one-time payment lang po kayo. Pero pagka more than 5,000, pwede po tayong pumasok doon sa tinatawag nating installment plan. Pagka po one-time payment, ibig sabihin lahat ng balance ninyo na makukumpute ng SSS ay babayaran natin ng one-time only. So pagka naman po installment, depende po sa laki ng halaga, may option po ang miyembro ng magbayad up to 60 months. So up to 5 years. Depende po sa halaga na ma-arrive natin. Like for example, ma'am, kung ang utang lang niya is 10,000 1 pesos to 18,000, pwede po siya magbayad ng 12 months. Kapag naman po 5,000 1 pesos to 10,000, yan po ibabayaran lamang sa loob ng 6 na buwan. Mm-hmm. So sabi ko nga, hanggang 72 months yung pinakamahaba. Pero depende nga po iyan sa laki ng pagkakautang sa SSS. At waive na po doon yung penalty, sir. Opo, i-wave po natin yan. Kaya lang, ang pag-record po namin yan, hanggang doon sa full payment pa. Kasi baka nga po, ma'am, may mga cases kami nung in the past na siguro dahil nasawan or nawala ng resources naman sa pagbabayad, hindi po nila tinatapos. So sinisigurado lang po natin na ini-encourage natin yung mga miyembro na this time maging seryoso tayo, tapusin natin yung in-applyan ninyong console loan or yung condonation or penalty program. Kasi mahalaga nga po ito dahil sabi ko nga kanina, naapektuhan yung benepisyo pagdating ng araw. Yes, kaya po itong programa na to, ang nakatutok talaga ito para doon sa bukas eh. Anong mangyayari bukas? Kasi baka biglang pagdating mo ng retirement, 2 years kang hindi makakatanggap ng pension dahil nga may utang kang babayaran. So ito po yung objective nitong console loan program natin. Oh, okay. Sir, pagdating po naman sa, kunwari nakabayad na ako, kailan ako ulit pwede mangutang? Or yung may existing bang utang, pero okay naman magbayad, pwedeng mangutang pa ulit? Parang magiging dalawa yung utang niya? Hindi po. Ang ginagawa po natin sa salary loan yan, halimbawa na naka-isang taong bayad ka na, tapos bigla pong, kasi 2 years po ang ating salary loan, 2 years ang repayment period. So halimbawa, naka-1 year ka na pala, tapos biglang nagbabayad ka naman ng regular, naka-1 year ka na nagbabayad, tapos bigla naman sabi mo, ay kailangan, biglang may dumating na pangangailangan nga sa buhay niyo, pwede po kayong mag-file uli ng salary loan. So basta po na bayaran natin yung 50% nung total amount due or yung total amount ng loan niyo, pwede na po iyang mag-file ng application for salary loan ulit. Mm-hmm. Doon naman po sa mga gustong maka-avail, ayan, may utang sila, medyo matagal na. Karamihan kasi, sir, di ba natatakot?
Kasi akala nila talagang sisingilin na ng buo. Mahalaga po na makipag-usap kayo, pumunta kayo sa SSS at i-check nyo po. Kasi katulad ng sinabi ni Sir Fernand, eh pagdating po ng araw, pagdating ng inyong pagre-retiro, yung inaasahan yung makukuha nyo, maapektuhan po yan. Kasi ibabawas at ibabawas nila yung loan mo, tapos nagkakaroon pa ng interest. Eh kung pinabayaan mo siya ng 10 taon, 10 taong interest po yun. Tama ba, Sir Fernand? Yes, po. Kahit na tama po. Oo. May penalty pa po 'yun, ma'am, kasi oo. 'Di ba yung interest kumikita nga tapos pinapatawan natin ng 1% penalty kapag ka hindi nakakapagbayad doon sa takdang panahon. Kaya po medyo tumataas. Ma'am, sagutin ko rin yung kanina, yung medyo naputo lang ano yung kung kailan siya makakapag-file uli ng loan kung sakali nag-apply siya ng console loan. So after 3 months po ng full payment doon sa loan, pwede na po siya mag-refile. Pero ma'am, kung sakaling hindi matatapos yung kontrata natin ngayon, kasi parang may kontrata tayo ngayon, sasabihin mo, o 5 years kung babayaran to, o 2 years kung babayaran to. Pero pagka po nag-default kayo doon sa inyong, sa ating kasunduan ngayon, sa console loan, mayroon po kayong parang 2 years kayong hindi pwede mag-file ng loan after ng full payment. So lahat po nung ma-avail ngayon, ini-encourage namin kayo na magbayad on time para kung sakasakali po, at may nangailangan kayo, nandiyan ang SSS para magbigay uli ng assistance o yung pautanga sa inyo. Oh, sa lahat ng may utang sa SSS, kung nasa 3 buwan pataas na hindi po kayo nagbabayad, nakakapagbayad, abay take advantage of this console loan na tinatawag nila or consolidated loan dahil wini-waive po natin dito yung penalty. At hindi lang waived na yung penalty, may option pa tayo, binibigyan pa tayo ng choice kung gaano kahaba natin pwedeng bayaran yan. Kasi nga po, para hindi maapektuhan yung inyong pagre-retiro, ano po yung mga requirements? Paano makaka-avail po nitong consolidated loan application? Ma'am, ang pag-avail po ng consolidated loan program natin ay through the My.SSS. So, ibig sabihin, bawat yung miyembro po, dapat naka-enroll yung account niya doon sa My.SSS. So, doon po niya i-access yung account at makikita niya po. Halimbawa, kung gusto niya one-time payment, ito yung babayaran niya. Kung gusto niya naman niya 1 year to pay, 2 years to pay, depende nga sa laki ng kanyang pagkakautang, doon po makikita yung monthly amortization. So, makakapag-isip si miyembro, kakayanin ko ba ng one time o mag-i-installment ako? Kasi nga po, lalatag doon sa system natin kung magkano yung babayaran niya buong buwan or kung sakaling ang one time, magkano yung dapat niya i-settle within 1 month. So, i-access lang po yung My.SSS, pumunta po tayo sa salary loans at iyon po ay magkukompute ng ang system. On the spot po, real time po yan. Hindi na po kayo kailangan magbalik-balik. Pagka po na-access ninyo at nag-apply kayo, sasagutin ka agad kayo ni SSS. Okay, break lamang po tayo ng kaunti, mga kapatid. Habol na po kayo sa pagkomento sa ating live stream para sa inyo pong mga katanungan at ipapasagot po natin yan kay Sir Fernand. Maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Ayan, 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang SSS. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, gusto mo bang mag-loan sa SSS at bakit? Or meron po ba kayong existing loan na 3 buwan na po kayong hindi nakakapagbayad? Baka gusto nyo pong mag-avail nitong tinatawag nilang consolidated loan or console loan. Kasama pa rin po natin si Sir Fernand Nicolas, siya po ang Vice President ng SSS NCR North Division. Hi Sir! Sir Fernand! Yes! Okay, dito na po tayo sa ilang mga caller. Bigyan po natin sila ng oras at para dun po sa ito, loan for senior na PWD ang kanyang concern. Kasama po natin si Sir Alan Villa Crucis mula sa Rizal. Hello po! Hello! Hello! Hello, Sir Alan. Kamusta po? Ito po. Mabuti naman po. Opo. Ilang taon na po ba tayo? 54 na po ako. 54. Okay. Tatanong akong pwede pa ba akong magpa-member? Saka PWD kasi ako. Blind ako. Kung pwede pa po. So, never pa po kayong
naging miyembro po ng SSS or naputol lang? Naputol po eh, kasi nung 36 ako, yung nagbigay ako ng 1,000 sa ano, hindi pumasok sa SSS, na-dismaya tuloy ako. So never na papos, never na po kayo nakapaghulog? Opo, kaya nangaano lang ako, nanginayang ako sana kung pwede ako magpatuloy. Ayun po. Pag po ba 54, Sir Fernan, kaya pa? Pwede pa? Ma'am, yung age po niya nakapasok doon sa guidelines sa atin kasi dapat not over 60 years old yung first time na magiging miyembro ng SSS. Pero ang problema po kasi, ma'am, yung SSS po kasi ay ito ay para sa mga mamamayang Pilipino na may kinikita, yung may pinagagalingan ng kita. May trabaho po kaya si Sir? May pinagkakakitaan ba tayo, Sir? Ay, wala na po ngayon. Wala na po, pero gusto niyo po sanang parang bahagi po ito ng inyong pag-iipon. Opo, kasi mabibigyan naman siguro po ako ng anak ko ng pinaka-minimum na contribution. Opo. Pwede pa ba yun, sir? Parang voluntary member, Sir Fernan? Or sa pag-ibig, pwede rin. Apo, ganito po kasi, ang pagpasok nyo po sa SSS, yung una, hindi po pwedeng voluntary ka agad. Kasi ibig sabihin, ang voluntary po kasi namin, yung dating miyembro na, yung dating naghulog na ng kontribusyon, pero wala nang kinikita ngayon, pero gusto pa rin niyang magpatuloy ng paghuhulog para nga sa future benefits. Ang pagpipin up po kasi ng form doon sa issuance ng SS number, ilalagay po natin doon kung ano yung kanyang pinagkakakitaan. At saka magdideklara po ng buwa ng kita, yun ang magiging basihan doon sa kanyang kontribusyon. Pero sir, ma'am, di ba meron naman tayong DSWD, ang dami pong programa ino-offer nila na para sa katulad din sir na PWD na baka maaaring makatulong. Pero sa SSS po kasi, ang sinasabi ko nga, yung parang ito yung para sa mga nagtatrabaho na may kinikita na maghulog ko ngayon para bukas may aagapay sa'yo. So, yun po yung purpose ni SSS. Opo. Kung gusto nyo po talaga, ako sa akin, I don't know if you're gonna agree, Sir Fernan, maybe mas ma-accommodate po siya ng pag-ibig. Kasi doon sa pag-ibig, diba, at least doon 200 pesos monthly, pero parang naiipon din yun, sir, hanggang when you retire. But if you need additional assistance po mula sa pamahalaan, sabi nga po ni Sir Fernan, ay meron pong pwedeng financial assistance po tayo na makukuha sa DSWD rin po. DSWD? Opo. Okay, okay. Kunwari po, may maintenance kayo, may gamot po kayong kailangan, ay basta ihanda nyo lamang po yung medical abstract at saka yung reseta, pwede po kayong pumila sa DSWD. Usually, nakakapagbigay po sila depende sa halaga po ng inyong gamot. Okay. Ano, kung magkano po yon? Hanggang, I know, from 2,000 hanggang 10,000, nakakapagbigay po sila ng cash assistance. Every 3 months po yan. So, kung mayroon po kayong kailangan na assistance, yun po, maaari nyo po. Magpasabi nyo nga po, ay you are blind, ano po, magpasama po kayo sa isang kaanak para po kayo'y madala doon or mautusan nyo po na pwede pong maka-avail ng tulong on behalf of you po. I'm sure yung barangay, alam nila yan. Punta po kayo sa barangay. Wala po ako maanuan dito sa barangay. Walang ano. Walang maasahan? Maliit lang. Ma'am, isa na lang po. Apo? Winner kasi ako noong March 15. Ano po yon? Winner ako nung March 15 sa MX3. Winner nung March 15? Yung nandiyan si Dulce. Opo. Sige po, ayen. I-follow up ko po, ha, Opo. Sir Alan. Opo. We will make a follow up at para po mapadala po agad sa inyo yung inyo pong mga napanalunan. So wala pa po kayong nakuha. Matagal na yun, ha? March 15, April na. Opo. But usually po kasi lumalagpos po ng isang buwan, but we'll make a follow-up po, Sir Alan. Sige po, ma'am. Thank you po. You're bye-bye. Welcome po. God bless. Opo. At next caller po natin, si Rizal Reyes, mula sa Rizal pa rin. Hi, Rizal. Hi, hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Opo. Sige po, ano pong may paglilingkod namin? Ma'am, yung concern ko lang is yung sa past due loan po. Bakit hindi na lang po kaya nila gayahin yung
kagaya sa pag-ibig na pagka 6 months, hindi po nakabayad, automatic po, kinakaltas na po nila dun sa total contribution. Para hindi na po lumalaki yung interest, yung penalty ba? Ikaw ba may existing loan na past due na? Wala naman po. Wala naman. Pero magandang suggestion. Sir Fernan, what do you think about her suggestion? Ma'am, unang-una, lugi po ang miyembro doon kasi yung contribution po, mas malaki ang benepisyong katapat noon. Hindi, ang tingin ko, sa pag-ibig po kasi housing ang natatanggap natin doon, di ba? Wala silang sickness, wala silang disability, wala silang retirement pension. Pero po sa SSS, lahat po ng contribution yung pinapasok ninyo, pagdating ng araw, kinukompute namin yan at iyan ang basihan ng benepisyo. Yung pong bawasin natin sa contribution, wala po sa batas ng SSS yon. At pangalawa po, lugi-lugi po kayo doon kasi kung pong babawasin natin, halimbawa, ang total contribution nyo lang sa SSS, 10,000. Ang utang nyo, 12,000. Hindi, pagka po binawas natin yon, wala na kayong contribution sa SSS. Kung pong may mangyari sa inyong disability, kung may mangyari sa inyong death or funeral, wala po kayong makukuha kahit magkano sa SSS dahil binawas na natin, di ba? So mas maganda po na nandiyan yung kontribusyon, huwag natin galawin kasi po tandaan natin habang buhay po yung pension. Kung magpension kayo mula 60, nabuhay kayo hanggang 85, 25 years po kayo magpe-pension kumpara doon sa binawas natin na magkano lang naman yung na-loan ninyo plus interest and penalty, mas malaki pa rin po ang makukuha nyo in the future. At saka po sa batas ng SSS, wala po talaga yan. Bawal po ang refund ng contribution or parang doon natin babawasin, bawal din po yun. Suggestion lang naman po yun, sir, kasi minsan mas nagiging mas malaki po yung penalty. O, kasi pag matagal na, ilang taon na. As in talaga, ang nangyayari po, wala na makukuha ngayon yung member ng SSS kasi kinaina ng penalty, ng interest. So, ma'am, sample ko lang po, meron po kami mga cases na nag-loan noong 1980s, naging 100,000 na yung total niya. Pero ma'am, kung yung pensioner na yon may 5,000 pension sa loob ng isang buwan. So sa loob po ng 20 buwan, nabawi na namin yung 100,000. Pagkatapos po ng 20 buwan na yon, nabuhay pa siya ng mga 5 taon, 7 taon, magpe-pension pa siya, ma'am. Kaya hindi po siya mawawala na makukuha. Makukuha lang po niya yon pagka natapos na yung pagbabawas namin ng utang niya, yung total. Pero ma'am, yung lalakarin ng pension, tapos namatay siya, buhay pa yung asawa niya, ibibigay pa namin ng 100%, may transfer of benefits pa doon sa asawa niya. Kaya po, hindi po parin lugi si miyembro kahit patawan natin ng penalties. Ginagawa lang po natin ito dahil nasa batas naman talaga. Yung utang, may maninil po at saka may inong penalty kung di makakabayad. Pero po, mas marami pong benepisyo ang makukuha nyo doon sa bandang dulo po sa pagkatayo dumating na ng retirement. Okay po, Ms. Rizal? Sige na po, wala namang magagawa. Oo. Pero suggestion lang yun kasi kung titignan nila, apo, tama po. Malaki ang tulong po talaga sa member kung ibabawas ka agad. Kasi total, pera din naman ng member yun eh. Hindi naman sila nagpapautang ng sobra dun sa contribution ng tao. Lahat po na yung pinag-aralan ng SSS. Ang kami po, kung saan po mas malaki makukuha ng miyembro, yun po ang binibigay ng SSS. Kaya sana po sana nga matignan to ng para, di ba? Mas maganda po sana yung ganun, sir. Suggestion lang po namin. Maparating ko po sa management na may mga ganyan suggestion, pero gaya nga po ng una namin pag-aaral, mas lugi po ang miyembro pagka ginawa natin yun. At isa pa po, wala po karapatan si SSS dahil meron po tayong batas na sinusunod na bawal nga po. Galawin, yun po yung talagang nasa batas. Kailangan ng ating mga mga mambabatas na ayusin. Ganun ba yun, sir? Opo. Yun po yung nakalagay kasi sa batas eh. So kailangan i-repeal yun at baguhin nga kung sakaling ganyan nga. Yung sana nga po mabalasa ng mambabatas para naman po mabigyan nila ng yung ganyan pansin. But thank you. But we will opo. Salamat po. Thank you po. Okay, thank po. You. Ayan, it's 4:45 sa ating huling caller. Kasama po natin si Elviro Pablo, 58 years old, mula sa Antipolo. Hi, Tatay Elviro! Hello po? Hey, ma'am, hindi at tawag kayo ulit kasi naputol. Ayan na po, ito na, kausap na kita.
Ay, nakausap yun na kakama ko. Ito na. Okay. Ano pong inyong... Pala, lumayo lang ako sa radio ko. Nahihinig ko, ma'am. Opo. Ano pong may paglilingkod namin, Tatay Elviro? Kasi gusto ko sana malaman yung... Noon na ilan nahulog yung SSS ko, ma'am. Tapos may... Tatay. May tanong pa ako isa. Yung nag... Ay, kondisyon ko noong 2017, $15,000 ang utang ko, binawasan ng $7,000, binayaran ko. Tapos naghulog na ako ng $2,000, $5,000 ang hindi ko nabayaran, ma'am. Bakit bumalik yung utang ko, ma'am? Hindi ko na natapos na binayaran. Paano po ulit may loan po kayo noong 2017 ng 10,000? Tama po ba? Hindi. Nagbayad ako 2,000. Kasi 7,000 binawasan na yung utang ko ng 15,000, ma'am. Nakapagbayad ka ng 2,000? Oo, ma'am. May resibo ako, ma'am. Bakit hindi na kinaltas doon? Doon sa utang mo na 10,000, tama po ba? Oo, ma'am. Hindi, 7,000 na lang. Kasi binawasan yun yung kondisyon noon, ma'am. Yung kondisyon noon, ma'am. Yun. Nag-avail na po kayo ng kondisyon dati. Maraming utang mo, may bawas, binabawasan. Oo. Ano po ang problema po? Anong nangyari po doon? Tanong ko lang, no, may tuloy na hulugan, ay magbabayad din ako ulit, ma'am, ng ganun. Kailangan po natin, ano po ba, Sir Fernand, kailangan pong i-check muna po natin yung records, yes, po ninyo para klaro, Tatay Elviro. Ganito. Isa po natin statement na pakao, ma'am, siguro kuhanin na lang natin yung pangalan, contact number, SS number. Bigay niyo po sa amin at kami magre-reach out kay sir. Papaliwanag po natin kung ano nangyari kasi baka po hindi natapos yung condonation niya dati, kaya nag-revert back yung mga lahat ng penalties. So doon po sa statement of account makikita natin lahat yung katanungan ni sir. Kaya lang mahirap dito, so kuhanin na lang po natin yung contact details at kami po ang mag-reach out sa kanya. Mm-mm. Ganito, Tatay Elviro, Kathy. Oh, ma'am. Pakikuha yung buong pangalan ni Tatay Elviro, Kathy. Contact number. Saan ko i-text, ma'am? Po, at saka SSS number para ma-double check po nila yung record. Tatawagan po kayo nila, Sir Fernand, para i-update po kayo sa inyong records. Ano, Tatay Elviro? Ma'am, tama yun. No, yan. Kasi hindi ako makalakad-lakad na pumunta sa SSS, ma'am. Opo. Opeha yung pa ako, ma'am. Ay, salamat, ma'am. Opo, hintayin ka, ma'am, yung mga text nila. Kathy, ha? Yun di tayo na Tatay Elviro. Kasi hindi pwede ko i-text sa comment, ma'am. Maraming tao makakita. Opo, tama. Sige po, hintayin nyo na lamang po. Kukontakin po kayo mismo ng team po nila, Sir Fernand. Ano po? Ma'am. Yan ang maganda, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat. You're welcome po. Salamat din po. Salamat. Okay. Ayan. Okay. Sir Fernand, dito po tayo sa ilang mga komento po ng ating mga kapatid. Asa na ba yan? Okay. Si Jesse Conde Ponpon, magandang hapon po. Paano po yung loan ko noong 2008 pa? Hindi ko na po nahulugan hanggang ngayon po. 58 years old na po ako. Maapektuhan po ba yung pension ko, ma'am? 1990 ako nag-umpisa ng maghulog hanggang 2018. Opo. Wala na po akong employer. Opo. Maganda po yung pagkakataon niyo kasi may condonation na o penalty program tayo sa loan. So, ibig sabihin, si ma'am is qualified mag-avail dito. Kung meron po kayong my.sss access or kung wala pa, mag-enroll na at mag-apply na po kayo doon sa ating condonation, yung console loan program, na kung saan nga mawawala yung penalties. Ang kagandahan po nito, 58 years old. So, ibig sabihin, kung 2 years yung mababayaran yung utang niya, pagdating po ng 60 years old, wala kami i-deduct na loan balance with penalties. Ibig sabihin, buwan-buwan niya pong matatanggap ng buo
yung buwan ng pension under the retirement program. So, right timing po ngayon yung pagkakatanong ni ma'am. Ang payo ko po, mag-access na kayo sa my.sss, mag-file po kayo ng console loan, either one-time payment or installment. Siguraduhin po natin na magbayad tayo ng regular para pagdating po ng 60 years old ay ibabawas, buong-buo po natin, wala po tayong ibabawas na loan balance at buwan-buwan po yung matatanggap ng buo ang inyong pension. Ito po tinatanong si Alex Fernand, paano po yun, wala na pong trabaho yung asawa ko? Pwede pa rin po ba siya mag-loan? Kung po nagbabayad siya under the voluntary program, yung regular siya nagbabayad buwanan, pwede po siya mag-file ng salary loan. Okay. Sabi niya, good day. Tanong ko lamang po, 33,000 po ang loan na nakita ko sa email ko. Pero 11,500 lang po ang na-receive ko. At meron din po akong calamity loan. Ang tanong, binawas din po ba yung calamity loan ko? Tama po. Binabawas po natin yung calamity loan, yung mga balance sa calamity loan doon sa salary loan. Kaya po lumiit. Kumaga, malaki yung kanyang loanable amount, pero nagbawas po tayo ng mga loan balances. Kaya po natin na lang yung net proceeds siguro is 11,000. Si Gian Vien, pwede ko pa po bang ipatuloy yung sa condonation ko? Bali, dalawang hulog pa po para matapos kong hulugan. Naghuhulog po kayo under the condonation program kung nagbabayad kayo ngayon, pagpatuloy po natin, tapusin po natin within the payment period para hindi po bumalik yung mga penalties na diniskwentro natin. Paano po yun? Kunwari, ayan, may condonation program, nahinto siya. Parang ang intindi ko po dito, nahinto siya dun sa condonation loan, pero dalawa na lang yung dalawang hulog na lang ang kailangan. Mariresolve pa po ba yun or may penalty na po yun? Kasi parang hindi po nasunod yung condonation program na inavail niya. Ma'am, yun nga po. Within the payment period pa kaya or tapos na yung payment period? Pagka po kasi hindi pa tapos yung payment period, bayaran niya po yun, wala na tayong magiging problema. Pero kung tapos na po, mag-refile tayo ng panibagong condonation itong ang console loan. Probably po kasi, alin kaya, dapat kasi makita natin yung record, ma'am, kung ano ba inavail niya, yung dati pa bang condonation program namin or under the console loan program na. So, yun po yung dapat makita natin. Si Almira... Ma'am, kuhanin na siguro yung contact details para i-forward po sa amin at makita ko yung record. Okay. Gian Vien. Ayan si Gian Vien. I'm not sure if we have netizen po ito. Nag-post po siya sa ating Facebook kasi. Si Almira Natanawan Berhonyo. Paano po yun? Hindi na po nagtatrabaho, mister ko. Kung halimbawa pong nakaisip siya ulit magtrabaho, ipagpapatuloy niya yung paghuhulog sa SSS, pwede po ba yun? Pwede po. Yes. Pwede po. Kasi po, under the law, pagka ikaw ay may bagong employer, nagtatrabaho ka ulit, dapat ipag-report ka nila sa coverage at bayaran nila yung buwa ng hulog ng miyembro, employer and employee share. Si Edmond ko, paano wala namang utang pero gusto pa maghulog next year, 60 years old na, pwede pa po ba yon? Pwede pa po, hanggang 65 years old po yan or until completion of the 120 months contribution. So pwede pa po yan. Yung technical retirement po natin kasi is 65, optional retirement is 60. So kung may option ng miyembro, gusto pang palakihin yung pension niya, maghulog pa ng madami or mas maghulog na ng mas malaking contribution, pwede po yan. Si Weng Azuzena, paano po yung sa akin? May loan po ako pero hindi nababawasan ng employer ko. Ma'am, dapat sabihin natin sa employer kasi unang-una alam nila yan dahil nagpapadala po kami ng billing na access nila yan sa my.sss account. Dapat nakalista kayo doon, included kayo sa list ng mga with salary loan for amortization. So kung hindi po na dideduct, i-remind nyo po yung employer nyo at bayaran niyo na rin yung mga unsettled or yung mga overdue accounts para po mag-update kayo ng mag-accumulate ng penalties. Si Jadel Cajetas, tanong ko lamang po, paano po yung SSS ko year 2000 hindi nahulugan? Pwede ko po ba ituloy ang hulog? Andun pa kaya yung record ko? Oo. Meron pa yan. Ma'am, ang employer, kung employer payment po yan na hindi nahulugan, pwede nating habulin. Pero kung ngayon, alibaba, nag-separate siya ng year 2000 sa employer niya, hindi siya nagbayad ng voluntary, hindi na po pwede. Kasi pagka po self-employed and voluntary, prospective payment po tayo, wala po tayong yung mga retroactive payments. So,
hindi po pwede sa ngayon yan. Pero pwede niyang ipagpatuloy, Sir Fernando. Pwede po ipagpatuloy. Oo. Pero kasi yung sinasabi niya po yata, yung gap months, kung gap months ba naintindihan ko, ngayon po, prospective, pwede na. Sabi pero lang yung niya, retroactive, hindi na po pwede. Wala naman, sinabi lang niya kung pwede pa rin ba niyang ituloy yung paghuhulog. Pwede. Pwede po, pwede po. Okay. As voluntary member po siya ngayon. Si Romani Ignacio, paano po ang process ng pagbabayad for delinquent borrower ng more than 5 years? Ito po yung pinapaliwag natin kanina pa, yung console loan program. Pwede po kayong mag-avail yan. Or kung ayaw nyo naman, wala kayong pambayad na katulad doon, pwede po kayong maghulog ng kung magkano ang kakayanin nyo buong buwan. Kaya lang po, lugi kayo doon kasi nga hindi natin madi-discount yung penalties na medyo malaki-laki na yon. Kaya dapat mag-avail po tayo nitong consolidation of penalties program. Si Romulo Habate Pablo Jr., 40,000 lang po ba ang pinakamataas na loan ng SSS sa salary loan? 40,000 po, 2 times the highest monthly salary credit. So, ang highest po natin is 20, so 40,000 po ang naloloan sa SSS. Oo, kahit na ang loan po ay pang-executive na. Kunwari, ang kanilang salary ay nasa 100,000, sir. Ang cover lang po kasi ng SSS, di ba, yung first 20,000. Sa ngayon po, meron tayong first 30,000. Pero yung between 20 to 30,000, yung po ay para sa WISP. Kaya hindi po natin kina-count yan sa salary loan. So kung ang sweldo niya is 200,000, 100,000, yung first 20,000 pa rin po ang magiging basic natin. Kasi above the 30,000, hindi na po yung kino-cover ng SSS. Sir Fernan, sa uulitin ha, marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat po at doon po sa ating mga miyembro, meron po tayong ongoing na consolidation of loan balances program. Tayo po ay mag-avail nito at ito po ay makakatulong sa inyong record at pag-update ng mga balances sa SSS.